Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan nga natin ito mga kaibigan yung nangyari po dyan sa Mindanao State University. O yung siguro yung mga kaibigan nating mga campings dyan, eh malamang napanood na to. Pero gusto ko pa rin i-share. Dahil ito po ay ano, parang bumalik tayo dito sa panahon ng eleksyon. Ito pong nangyari dito sa Intramurals. Meron po kasing intrams dyan sa Mindanao State University. At parang ang nangyari dito mga kaibigan, parang political event. Kasi doon po sa kanilang university sa Literature Night. Oh, meron pong 200 estudyante ang nag-participate yan po sa cosplay. At yung mga iba ay nag-feature ng kanilang mga paboritong anime characters. Meron din pong mga social media personalities ang kanilang pinortray. At meron din pong mga nag-feature ng public figures. At meron pong mga nag-impersonate, mga kaibigan, kay Madam Leni Robredo, kay Presidente Marcos, at kay Manny Pacquiao. No, itong mga paborito nating presidential candidate. Pero ba't wala kay Isko? Mahirap kasi gayahin yung mukha ni Isko eh. So, ayan mga kaibigan yung nangyari dyan. At itong mga estudyante, as soon na itong impersonator ni Madam Leni Robredo ay lumabas at naka-pink at nasa sentro na ng stage, ay bigla na lang nagsigawan itong mga estudyante ng Robredo. Leni Robredo, Leni Robredo. So, yun po yung naging ano dyan, naging highlight ng event. At sabi nga nila, ang pinakamalakas na cheering at chanting ay para kay Leni Robredo. O pinakamalakas daw ang kay Leni. So, ganun po yung nangyari sa event. At ito mga kaibigan, meron pong event dyan po sa auditorium. Ito pong soundman mga kaibigan. Ito pong soundman dyan po sa Mindanao State University. Nagkamali po. Hindi natin alam kung talaga nagkamali o talagang sinadya niya na patugtugin itong ano. Alam nyo naman siguro yung theme song ni ano ni Marcos at ni Sara Duterte. Yung ano po, yung kinanta ni Andrew E. Ito, paririnig ko sa inyo. Ang nangyari kasi dyan, sinabi naman ng soundman, nagkamali lang, hindi niya sinasadya na napatugtog niya ito. So ganito po yung ano, yung narinig ng mga tao dyan sa may ano, sa may gymnasium. So yan po mga kaibigan yung ano, pinatugtog nung soundman. Pero hindi naman daw sinasadya. Hindi naman daw sinasadya yung pagkakatugtog ng ano na yan, ng music na yan. Kaya naman, naku, eto na po yung nangyari. Habang pinapatugtog po yan ng soundman, itong mga estudyante dyan sa Mindanao State University ay nag-react mga kaibigan. Teto, panoorin natin yung video kung ano po ang ginawa nitong mga estudyanteng ito. Okay, so yan mga kaibigan yung ano, nangyari dyan sa Mindanao State University. No? At talagang ramdam na ramdam pa yung pangyayari nung nagdaang eleksyon. Buhay na buhay pa itong mga spirits ng mga sumusuporta kay Madam Leni Robredo. Alam nyo kung bakit mga kaibigan? Kasi sabi nila, marami pa rin ang naniniwala na ang talagang nanalo daw nung nakaraang eleksyon
ay walang iba kundi si Madam Leni Robredo. At marami nagsasabi na ang pagkapanalo nito ni Marcos at ni Sara Duterte ay dahil lang sa smart magic. Ay sinasabi ng mga kaibigan natin na mga kakampings. Kaya nakakatuwa mga kaibigan, no. Grabe yung ano, grabe yung spirit nila. Grabe yung kanilang talagang kahit na ano, kahit si Madam Leni Robredo eh medyo tahimik sa ngayon. Yung ano ba, yung init, yung lumalagablab pa rin yung puso nila ng suporta dito kay Madam Leni Robredo. At siguro kaya ganito yung nararamdaman nila kasi nanghihinayang talaga sila, mga kaibigan. Nakakapanghinayang po talaga. Ako mismo, ako alam nyo naman na during the last election, I supported Mayor Sco Moreno. Kasi ang gusto ko po talaga, yung mamuno sa bayan natin, yung para sa tao. At sa tingin ko naman, ganun din ang layunin ni Madam Leni Robredo. Nagkataon lang talaga na si Sco Moreno ang una kong sinuportahan. Pero kung ano nga kung mangyayari na kung between Marcos and Robredo, sabihin natin, alisin natin si Sco, I will support Leni Robredo kaysa kay Marcos. O lalong-lalo na kay Duterte. Dahil kahit kailan, hindi ako sumuporta dyan sa mga Duterte. Kaya nga marami nagagalit sa akin DDS eh. Kasi hindi po talaga ako maka-Duterte. Kahit nung simula pa. Kahit etong mga DDS, mga kaibigan, lumipat kay Sco. Yung ibang mga Sco niyan sa mga vloggers, eh dumikit dito sa mga DDS. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan kung kanino talaga sila sumusuporta. Kasi ako, kahit noon pa, ang sinuportahan ko is Sco Moreno, Doc Willyong. Hindi ako sumuporta kay Sara Duterte. Kaya nagagalit sa akin yan eh, yung ibang mga DDS dyan. Kapag medyo may sinabi kong laban sa kanilang idol, naku po, iyak po yung mga yan. Galit na galit ang mga yan. Bakit ako susuporta doon? Wala naman na itulong sa akin yun eh. Ha? Saka iba nakikita ko. Iba yung klase ng pamamalakat ng gusto nila. Ako kasi pro-life ako eh. Hindi kasi ako talaga sumusuporta sa mamamatay tao sa totoo lang mga kaibigan. Magalit na kayo kung magalit. Pero hindi po talaga ako susuporta kahit kailan sa mga ano, sa mga ganyang klaseng tao. So kung papipiliin ako kay Marcos at kay Leni Robredo. Leni Robredo, kung unang-una nakatulong sa akin si Madam Leni noong panahon nang may COVID ako. Kanina ba ako lumapit? Doon sa ano, sa programa na i-konsulta ni Madam Leni Robredo. Nagkataon lang talaga na kasi alam niyo naman sa pangalan pa lang ng aking YouTube channel, talaga pong ito'y ginawa ko para kay Yorme Sco Moreno. Pero kung tatakbo, ito mga kaibigan ha, sabihin ko na sa inyo, kung tatakbo si Sco Moreno bilang senator sa 2025, syempre nandito lang itong batang Maynila to. It's para mangampanya para kay Sco Moreno. At kung tatakbo si Madam Leni Robredo bilang senator sa 2025, nandito po ang batang Maynila to. It's para sumuporta kay Madam Leni Robredo. Hayagan ko pong sasabihin sa inyo yan kasi dun po ako sa mga tao, mga kandidato, mga politiko na para sa tao. Yan po talaga ang gusto kong suportahan. Hello mga nanonood dyan. Mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.